kabila ng paulit-ulit na paalala ng DOH na umiwas muna sa matataong mga lugar, dagsa pa rin ang mga mamimili sa Divisoria sa Maynila. Sa Green Hills naman sa San Juan, hinigpitan daw ang health at safety protocols para matiyak ang kaligtasan ng mga mamimili at pati na ng mga nagtitinda. My report, si Mariz Umali. Physical distancing ba kamo? Tila hindi yan uubra sa dami na nagsisiksikang mamimili kasama ng mga tindero-tindera sa Divisoria. Panatilihin po natin ang social distancing. Lagi po tayong magsuot na face mask, face shield, at sa mga mamimili dyan, mag-ingat po tayo sa manduropon. Ang mga paalala, mukhang hindi umuubra. Marami rin ang walang face shield o kaya naman ay nakapatong lang sa ulo. May nagbababa pa ng face mask. Isa pa yan sa malaking problema ng barangay. Kasi yung social distancing, hindi pinakikinggan ng mga mamimili. Lahat po gagawin ng barangay tungkol doon sa social distancing na maipatupad natin na maayos. Nauna nang nagbabala ang Department of Health na hindi sapat para makaiwas sa COVID-19 ang pagsusuot ng face mask at face shield sa matataong lugar. Mag-online shopping na lang daw. Pero sadyang may ibang hindi na sanay riyan kahit nagka-pandemic. Mas mainam yung direkta siya kaysa online kasi wala tuwala sa online. Kasi dito yung mga buyer ko, face-to-face kami, nakikita nila, nahawakan nila yung binibili nila. Kaya mas mabili po, nakakapili sila ng mas marami. Sa Green Hills Shopping Center naman, kakaunti pa ang namimili. Pero bilang paghahanda sa inaasahang pagdami habang papalapit ang Pasko, nag-inspeksyon ang San Juan LGU. Gusto nilang matiyak na nasusunod ang health and safety protocols, kabilang ang paglalagay ng mga acrylic barrier at alcohol sa mga stall. Ngayong Payday Friday at long weekend pa, naipit ang mga motorista sa matinding traffic sa North EDSA mula Congressional Avenue. Umabot ang haba niyan hanggang Balintawak Interchange na papasok ng NLEX. Para makausad, nagpatupad simula ngayong araw ang MMDA ng Stop and Go Traffic Scheme sa Balintawak Cloverleaf. Binuksan na rin ang service road para sa mga pupunta ng NLEX. Pero sa kabila ng traffic, sabi naman ni EDSA Traffic Chief Bong Nebrija, hindi pa ibabalik ang truck ban at number coding sa Metro Manila. Mariz Umali, GMA News.